showbiz fanatics, Don Bell, aba, may good news na hatid at kinongratulate ang director dahil sa mga updates na ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit on para ikong unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat of course sa lahat po ng mga Don Bell fanatics and Don Bell followers. Maraming salamat po sa mga Don Bell na followers na lagi pong nag-aabang at lagi pong nakasubaybay sa mga updates natin patungkol kay Donnie at kay Miss Bell Mariano. Salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal na ibinibigay po sa ating pong couple na si Mr. Donnie Pangilinan and Bell Mariano. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Let's start off with Miss Violeta Juetner. Sabi niya, "Hi Miss Dareds, I feel sad na maging center ng chika ni si Bell at palabasin na naging madamot. Simula lang sumikat sa mga kamag-anak. At Miss Dareds, may nasabi po kasi sa group media na nagtatanong sa totoong status nila ni Bell. Nagpakita si Donnie ng inis at sinagot po yata na wala nga sila Bell. So naging issue yon, maraming nasaktan. Ako ay personally saw Don Bell na ikinagulat ko at di it ko expected but happy po ako. Kaya nga nang lumabas yung issue parang may mali. Hindi po sila so sweet but they look so happy and relaxed. Yung kanilang mga alalay medyo naghigpit sa gustong kumuha ng pictures. Pinakausapan nila doon, napakasimple lang po nila. Daw nakita ko na sila sa concert nila before but this time malapitan talaga. Masaya-masaya silang nagkwentuhan while eating. Napaka-gentleman talaga ni Donnie kay Bell. If you are just bystander and looking at them, masasabi mo talaga na di lang sila mag-best friend. Merong something special. Kung ano man yung siguro, let them have it for themselves. Kung yun ang gusto nila. But one thing is sure, napaka-tender ni Donnie and Bell." Ayun. So ito po yung isa sa mga napansin nga ni Ma'am Shijuetner tungkol sa issue na ito na parang hindi nagustuhan ng mga followers ni Donnie at ni Bell yung isinagot nila doon sa interview. Kasi ganito lang po yan mga Don Bell followers. Ano? Sometimes kailangan kasi may mga bagay po sila na hindi po nila pwedeng ilabas sa publiko. Kailangan po, gusto rin naman nilang meron silang itira sa kanilang mga sarili. Kaya wag po tayo madidismaya kung may mga sinasagot po sila nang hindi naaayon sa kagustuhan natin. Kasi unang-una, we are just their supporters. Sila pa rin po yung magdi-decide para sa kanilang sarili. Sabi ni Ma'am si Soledad Cos, "May good day Ma'am Dareds. I'm happy you're back again to update our main Donnie and Bell. I'm so proud of Don Bell for all their achievements, especially Bell. A down-to-earth person that she showered with all the blessing that she have now. And now with her new house to build a new teleserye coming up with Donnie and many endorsement that was given to her, she deserve all the blessing and achievements that was given to her. Continue your good doing, my dear Barbie doll. We are always here to support all the way cause you both a good and God-fearing person. Ignore your bashers and haters cause they don't know what's in your heart and mind, Don Bell forever." Ayan. So ito po yung isa sa mga komento ni Ma'am si Soledad Cosme, which is isa sa mga talagang hahangaan mo naman talaga si Donnie at si Bell Mariano. Kasi doon po sa kanilang relationship, nakita naman natin na hindi sila katulad ng mga typical na kabataan ngayon na nagmamadali. Diba? Katulad po ng gusto pong mangyari ng mga fans ni Donnie at ni Bell, gusto po agad natin na magkaroon sila agad ng relationship, diba? Which is bata pa po silang dalawa at ayaw muna nilang pumasok dun sa relasyon na alam nila na hindi pa sila ready. So, better yet, ang pinakamabisa natin gawin, supportahan natin yung mga projects nila para po hindi sila itambal sa iba. Kasi kung hindi po yan na example, kung hindi natin sila susuportahan,
at hindi po hindi po kumita yung kanila pong project, may possibility na i-partner po sila sa iba. Pero this time, dapat 100% yung support natin para mas tumagal pa yung kanilang pagsasama. Sabi naman ni Ma'am Elizabeth Magbanwa, Miss Darrell, thank you so much for being a good reactor and defender of Don Bell sa mga maling issue against Donnie and Bell. Salamat din po, Ma'am Elizabeth. Siyempre po, hayaan natin ang katotohanan po yung magsabi, 'di ba? Kasi dumidepende naman po tayo doon po sa mga lumalabas sa social media at hindi po lahat po 'yan kumbaga may sarili tayong interpretasyon doon sa mga nangyayari sa kanila. Kaya naman, ang pwede lang natin gawin ay suportahan po sila. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now let's go back to our proper topic for today kung saan nga itong si Mr. Donnie Pangilinan and Miss Belle Mariano is considered as one of the most influential and phenomenal love team ng ABS-CBN kung saan nga sa dami-dami po ng mga projects na ginawa nila lagi pong tumatabo talaga sa takilya just like what they have right now, 'di ba? So katatapos lang po ng kanilang movie na Inconvenient Love kung saan ay kumita lang naman ito ng million-million, 'di ba? At sila po yung nagbukas ng mga sinihan bago po dumating yung mga bago po magkaroon ng MMFF. At dito pa parang sila yung cinematic settlers, 'di ba? So dahil dito ay hindi na rin napigilan ni Mr. Donnie Pangilinan na congratulate ang director ng An Inconvenient Love kung saan napapanood na rin po ito ngayon sa Netflix. Number 1 po sila. Number 1 sa top 10 sa movie na hinahanap at pinanonood ng maraming mga Pilipino dito sa Pilipinas maging sa abroad. Kaya naman sobrang talagang grabe yung ating pasasalamat sa lahat po ng mga Pilipino talaga na nag-aabang. Pinapakita lang dito talaga na ibang klase ang tambalang Mr. Donnie Pangilinan and Miss Belle Mariano. Talagang tinatangkilik kahit po sa sinihan, kahit sa telebisyon, maging sa Netflix at yung kanilang mga endorsement. Imbis na mabawasan, lalo pong nadadagdagan sa dami po ng mga engagement nila. Kaya naman, sa sobrang busy nila, minsan hindi na sila nakakapag-update sa kanilang mga social media dahil nga mas inuuna po nila yung mga tapings and yung mga endorsement na binibigay sa kanila. Of course, syempre ginagawa nila yun dahil they are really inspired that there are lot of Filipino people are still love them and support them. At isa po kayo doon sa mga sumusuporta sa kanila. And ayan, ang dami po nag-react. Ang sarap sa Ice at Donnie and Belle Mariano. Top 10 movies in the Philippines today. Grabe, number 1 po, no? An Inconvenient Love. Kahit pala sobrang milyones na po yung inabot na mga nanood doon po sa sinihan, meron pa rin po diyan na talagang hinintay pa rin talaga sa Netflix na mapanood po sila. And we are so happy dahil number 1, top 10 or number 1 po sila sa pinakasampung movies na hinahanap at pinanonood ngayon sa Netflix. So from our channel, congratulate. Let us congratulate Donnie and Belle Mariano for having those achievements.